Buti pa, Pops, ngayong araw nandito tayo sa lungsod ng Marikina. Gagawin natin sa ultimate Marikina street food tour. Kakain tayo sa tatlong sikat na kainan dito. Sisimulan natin sa sikat na fried chicken jacuzzi ng Aton. Hindi napapawisan yan. Walang kahit isang patak ng pawis ang tumutulo. Tapos pupunta tayo sa isang legendary na pansitan dito. Pero kaya niya. Pambato talaga. And then last, kakain tayo ng famous goto ng Makis. Sa mga tiga Marikinang nanonood, stay put lang kayo dahil magugutom kayo sa video na to. Pero hintayin natin. Tara! Pops, gandang araw. I'm back dito sa lungsod ng Marikina. First stop natin, pupuntahan natin yung nagtitrending, pinagkakaguluhan na fried chicken dito sa Marikina. Kikitain ko isang long time friend na si Foodie Mama PH. Pops, punta na tayo. Pops, gandang araw. Unang stop dito sa Aton's Fried Chicken sa Marikina. Kasama natin si classic old pal, Foodie Mama PH. Hometown mo to, Marikina, yeah. Diba? Nag-motor tayo dati. Local tayo dito. Uy, Pops! Churras ako pa, the record ako. Idol, idol! Shoutout! Anyways, Ki, ito ba, ito tanong ko eh, kasi ang dami ng mga social media influencers or vloggers na pumunta dito. Bago pa nung panahon na yun, sikat na talaga itong Atons? Sa mga local sa Marikina. Sikat na talaga. Pero ako, go-to ko talaga siya eh. Malinis kasi, tapos fresh. Before social media pa to? Bago pa social media. So, finiture ko siya nung May. Wala pa yung mga sticker dito. Ngayon mukhang ang dami na pumunta dito. Marami na. At bumaba na yung pila. Anyway, Ski, ready ka na ba? Tara. Tara. Shout out to show. Tara. So, Pops, andito tayo ngayon sa kanilang kusina. Mayroon ditong balde-baldeng manok, isang buong manok. At si Kuya, yan yung sinasabi ko hindi napapawisan yan. Walang kahit isang patak ng pawis ang tumutulo. Kahit sobrang init ng dalawang malaking kawali dito. Una muna yung manok, may marination na yan. And then nilalagyan ng breading. And then basically, isasalang na dito. Seryo na yun. Ganun kasimple. Sabi ni Kuya, nakaka 360 pieces sila ng manok halos kada araw. At binipilahan, medyo dumadami na tao. Umorder na tayo. Boom, Pops! Unang pagkain dito sa Marikina. Ito na yung Aton's Fried Chicken. Para siyang fried chicken jacuzzi na delikadong pag lumangoy ko doon kasi ikaw yung malilit yun. Anyway, Whiskey, buha tayo ng isang parte, ha? Okay. Sorry, pero maglilig sa ko. Ikaw. So, makita mo, ito yung trending na fried chicken. So, kinda juicy. Looks juicy, ha? Tige-tige tayo. Cheers! Cheers! Una sa lahat, ang init nun. Malutong. Juicy. Ito yung very, paano ba? Comforting, home-style fried chicken. Savory. Savory. Malat-alat, bagay sa kanin. And straight to the point. Yun na yun, malutong. Kunong hinahanap ng isang bata sa fried chicken. Ah, parang sarsa. So, sa ate lang. Kala ko matamis, pero hindi. Kaya. Kaya. Sarap ng balat. Yan lagi kinukuha ko. Ulo, that. Yung thigh part natin doon, yung skin. Wow. Sige, tikman natin. Alam mo, okay. Hindi ko na-expect na gano'n sa kalinam-dam. Diba? Sarap niya. Normally, pag nag-spaghetti kami sa bahay, order lang kami ng one bowl na ito. Ayun na yun. Solid na. Klasikong-klasikong. Parang ito yung isang classic na pelikula na pinapanood ng lolo at lola mo. At sa panuura at nagandahan ka. Parang ganun siya. So, masasabi ko siyang worth the hype. I mean, nagigets ko ba't pinipila? Hindi lang siya dahil, di ba, dahil sikat. Masarap naman, masarap. Uno stop pa lang yan sa Marikina. Ready ka na sa second stop natin. Hindi pa ako. Hindi pa ako. Sige, bye ko na.
Sir Choi Show. Salamat. Thank Don't you, forget sir. To subscribe, click the photo. May sarili akong promotion. Ha? Thank you, sir. I love the chicken. Anong order natin dito? Ang masarap dito yung bihon, canton, con lechon. Con lechon? Lechon kasi may lechon kawali. Oh, lechon kawali. Year 2000 kami. Since Bali, year 2000. Ang dali tandaan eh, no? 23 years na to. Opo. So, yung pinaka-special nyo talaga, is yung lechon. Lechon kawali ba? Bihon con lechon. Canton, bihon. Saka bihon. Sa sotanghon, apat bale klase. Pops, ibang klase yung action dito sa kusina. Si Sir may parang mga ninja na gumagawa ng pansit. At ang bilis, luto na. May apat na malaking wok. Doon niluluto iba't ibang klaseng pansit. They have four kinds of noodles dito. Next natin, Ki, ito yung? Pansit con lechon. Pansit con lechon. Bakit nga ba parang yung pansit area dito sa Marikina? Dati kasi yung mga Filipino-Chinese na galing Binondo, nagsilipatan sila dito. So pag dyan sa ilog makita may Chinese temple, mas marami din gutuhan dito. Ah, okay, kaya malakas yung Chinese influence. Yeah. Anyways, kita ko dito, Ki, para silang mga human machine na hindi natitigil yung order. Pagkatapos sa isang luto, linis agad, tapos luto ulit. May pechay tayo dito, may karne, meron tayong lechon kawali mismo, and then bihon canton mix. May nakita rin ng toyo dyan. Pero gusto mo nang tikman itong kanilang lumpia. Si perfect partner yan. Bagong luto. Bagong luto. Wow! Lumpia party sa bibig ko. Pinoy na pinoy yung lata, diba? Pinoy na pinoy din yung init sa bibig ko. Ito ang sarap. Ultra meaty, as in, ang daming garne. Porky. Matamis na konti. Marination, classic Pinoy style. Wala ka. Pansit con lechon. So, kuha ko ng, ooh, nice, yun, no? Wow. So, may gulay naman. Para healthy. Para healthy, kunyari, ikaw kayo lagyan din kita. Lalagay ko sa iyo, maraming karne. Okay. Ayan, puro karne, konting bihon. Sige, lagyan ako konting gulay. For me, try mo muna as is, pero... Ah, sige, sige, wala mo nang ano, sige. Try muna na namin. Naman, sige. Ganun ah. Bagong luto. Diba alam yung word na tasty? Ito talaga yun. Hindi ko alam ba may smoky wok. Parang tasty pa siya dahil. Ewan ko, nakakatulong ba yun. Pero, ang sarap ang init. Ito yung notice natin. Yung bihon canton malambot. All of the veggies. Yung soy sauce nandun. Umami flavor din. Hindi ko alam kung veggie ba nilagay doon. Pero, nakakadagdag ng sarap. Tapos, yung fattiness and crispiness. Yun yung lecho, tama ba? Yeah, lechon gawali. Happy birthday, no? Diba? Happy birthday. Ito na, pansit. Mas may lumpia. Kailangan mo lang mag-squeeze ng kalamansi. Kalamansi lang. Kasi fatty siya eh. Mm-hmm. Nice addition yung asim. Ito, go-to ng pamilya ko to. Ah, totoo. Tuwing kailan yung order? Ngayon nga lang, ikaw nagpapabili yung nanay ko, di ba? Kanina nga sabi ko, makagaling yun ang baban nito ah. Order lang. Ah, oh, order din ako. Ang dami ng serving pa rin na yun nakalimutan ko. Ano lang to? 230? 230 pesos. Parang kaya mong pakainin ng limang tao. Mm. Wow, this yung is iba, o-order nito, o-order din ng kanin. Ulam. Actually, takapat natin doon. Kanin sa kanin. Ay, carbs to carbs. Ganon kasi siya kalasa. Ulamin talaga. Oo, oo. Maraming pansit sa Pilipinas, di ba? Pero kaya niya. Pambato. Pambato talaga. Second food trip natin yun. I can't wait for the next food trip here in the true capital of the Philippines, Marikina. Let's go! Ayan, so alam mo, ang sarap talaga maglakad sa Marikina eh, no? Parang small neighborhood, parang probinsya na rin eh. Very rural siya. Tapos ang linis. Malinis, yun na talaga yung pasok sa Marikina. Yes. Anyways, itong area na to, nakikita ko medyo
parang ancestral. Ito church, di ba? Sikat na simbahan yan, mga Catholics dito. Ancestral. Ito yung bahay na bato kung saan nagawa yung first shoe. Kapitan Moy House. Pops, nandito tayo sa ating last stop dito sa Maki's Goto. Ito daw yung tinatawag na Gotong Marikina. Basically, ang laman ng pinakalugaw nila is laman ng baka. Tapos masarap din to kot baboy nila. Anyways, pare, huling stop na natin to. Let's go! Tara! Anong dyan na lahat? Stop natin for this short Marikina food tour. Ito yung Maki's Goto. Okay, kanina binabanggit mo, anong pagkakaiba ng goto ng Marikina? Ito, actually, nakalakihan ko kasi pag sinabing goto, lugaw siya na may tripe. Oh, exactly. Tapos dito sa Marikina, napansin ko, kahit saan ka pumunta na gutuhan, lugaw siya na may laman ng baka. Ah, karne mismo. Oo. Tapos, may dugo din ng baka. Yun nga eh, dugo ng baka. Oo. Oo, kakaiba. Diba? Sige. Yung base niya, luya pa rin. Maluya pa rin siya. Nice, refreshing porridge na. Mainit-init, mabawang. Masibuyas, maluya. And then yung karne, yung baka. Dito ako na-intriga. Ito ko baboy nila. Lechon quality talaga, yes, no? Yes, lechon quality. Crunchy pa. Yung parang lechon makunan dating niya eh. Yung tukwa, gagawin ko. Lagay ako dito. Cheers. 24 hours ko, no? Yeah. Yung alam, pagod na kami. Ang dami namin pinuntahan ngayong araw. Pero, para matawid, itong food tour na to, wala ko na niyo sabihin. Yeah, parang niyayakap lang tayo ng Gotong. Oo, okay, parang, sinasalo niya yung pagod natin. Dugo ng baka. Okay, maraming salamat sa short food tour natin sa Marikina. Sure. It's been a long time, way back, like 2018. It's 2023. Huling food tour na sa Marikina. Oh my God. And very nostalgic. Cheers. In the shade, on the ground. Pops, yan nagtatapos ang short Marikina food trip natin. Gusto ko salamat. Kung kanino pa ba? Sa Marikina itself, Foodie Mama PH, K-Box, and promote ang iyong channel. Please follow Foodie Mama PH on YouTube, Facebook, Instagram, sa lahat. Sa lahat, pare. Content sa Singapore, content sa Pilipinas, Foodie Mama PH. Maraming salamat sa panonood sa food trip na to. Sa mga tiga Marikina, sana eh, na-miss nyo yung mga pagkain na yun. At yun lang, ako si Pops Chewy, kasama si Foodie Mama PH. Stay safe, it's a good night, and goodbye. Bye!